Ayan guys, nandito na kami sa May Yakikai Fusion Buffet. Ito siya guys. Ayan. So, hinihintay na lang na... Today is November 14. Alam na alam ko talaga kasi bukas yung 15 yung sweldo. Yun. So, hindi na ako nakapag-vlog nung nakina-ate ako kasi parang feeling ko dun na ako nakapagpahinga pag nagpupunta ako dun. Pero yun, kaka-uwi lang namin. Kakarating lang namin sa bahay. And naisipan ko ngang mag-vlog na rin kasi nag-promise ako nung nakaraan na mag-vlog nga ako tapos hindi naman ako nag-vlog. So, yun. Babawi na lang ako ngayon. So today, ay pupunta naman si Rain dito, yung friend ko. Alam ko nakita niyo na siya before sa ibang vlogs ko. Pero isa yun sa mga BFF talaga, na friend-friend ko talaga. And mag-birthday na yun. So, iti-treat niya kami sa favorite namin na parang Japanese-Korean fusion. Ganon. Parang Samgyeopsal plus more. Yun yung pinaka-paborito talaga namin puntahan kasi para sa amin, sulit na sulit talaga yon. And excited ako kasi first time ko isasama yung mga kids. Kasi na-discover namin yun, pandemic na. So, never ko pa silang naisama dun. Eh, yung mga anak ko, mahilig yan sa mga barbecue, Korean grill, mga ganyan. So, isasama ko sila dun. Kasi papakita ko na rin sa inyo. Kasi for sure, magugustuhan nyo yun. Kasi super duper sulit talaga. Pero pinag-iisipan ko pa kung isasama ko si Vien Tot. Vien, sasama ka ba? You want, ah? Alam niyo yung sinabi niya. She's waiting for Lazada to come. Kasi yung, parang may pinapabili siya sa akin nung naglanders kami nung nakaraan. May pinabibili siya sa akin na Chelsea tsaka Barbie na may swimming pool. Tapos sabi ko sa Lazada natin bilhin. Tapos yun, sabi niya, I'm waiting for Lazada to come. Eh, ang daming Lazada. Look at the Lazada, oh. Malay mo, nandyan yung Barbie mo. No, we're not yet gonna open it. Aren't you gonna wait? Baka bigyan ka ni Santa Claus ng Chelsea, Barbie. No, don't. No. Mag-wait ka na lang. No rin. So, yun nga guys, mag-aayos lang kami kasi yun, mag-aayos. Pero parang feeling ko okay na nakapambahay ako dun. Kakain lang naman. Tapos, uuwi na. So, hindi ko pa sure kung isasama ko to si Vin. Kasi nga, wala naman mga private function rooms dun. Pero, check natin. Hopefully, hindi masyadong marami yung tao ngayong Sunday. Kasi yung iba, naglipa na sa mall. So, ewan natin. Basta yun, sama ko na lang kayo guys. Han guys, ito yung Yakikai sa may Scout Lasgano to. Medyo malapit lang siya dun sa Tomas Morato. So, ayan siya. Parang bahay lang, di ba? Pero sobrang sarap ng food. Ayan. Ayan guys, nandito na kami sa may Yakikai Fusion Buffet. Ito siya guys. Ayan. So, hinihintay na lang namin yung nireserve naming seat para makapasok kami. Nandito lang muna kami sa susukyan. Ito na si Rain. Sinama ko na si Vin kasi kawawa naman. Ayan. Usus! Sa paano ulit yun, Vin? Are you excited? Yan. Sinama ko na si Vin kasi kawawa naman may iiwan. Sabi ko, doon na lang kami sa may bandang dulong-dulo para wala masyadong mga taong katabi. Yung kami lang. So yun, excited na ako. Nakakagutom dito kasi umuy mo yung mga usok ng food. So anong gusto mong kainin? Excited ka? Ikaw magluluto. Ikaw magluluto. Baka nainitan si Benny sa likod. Hindi naman. Asan si Benny? Nakahiga? Okay. Yun, pagpasok namin sa loob, papakita ko na lang sa inyo kung ano yung menu nila, tsaka kung ano yung tama, menu. Tsaka yung mga prices.
kami sa Yakikay. And tapos na nga kaming kumain. Ayan. Pa-out na rin kami maya-maya. So yun. Yung mga vlog ko kanina wala na masyadong sound. Kasi nga, ano, medyo malakas yung sound. So parang background music na lang yung ilalagay ko. Tapos papakita ko na lang sa inyo. Ano yung mga, parang yung kasama sa menu nila. Ubus lahat. Ayan, wala nang natira. Sobrang daming side dish dito. Meron pa kaming scallops. Tsaka shrimp. May salmon din. Yung roha. Ano ba yung tawag sa salmon? Sashimi? Yun, parang sashimi. Tapos ito pa yung isang table. Sina Enzo naman yan. Tsaka sina Vinny, si ate. Nenenta kasi Ray. Tapos yun, nandito kami sa dulo para wala kami masyadong ano, kahalubilo. Ayun nga, naka-uwi na kami from yung dinner namin sa Yakikay. Ay, oh goodness, ay, so saman! You say hi. Good evening hi. To them. Say good evening. Nagpunta tayo po. Saan tayo nagpunta? Ay, gusto niya siya magkwento. O, go, 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 go. Anong sasabihin mong kwento? Dali. Kwento mo sa kanila. Saan tayo nagpunta? Nagpunta tayo sa Nina. Saan nga daw? Sa Nina. Sa food. Ano kinain mo? Kumain siya ng rice, tapos yung chicken, cordon bleu nila doon. Yung cordon bleu nila doon, hindi naman siya parang pure breast fillet, para siyang giniling na chicken siya. Tapos, masarap naman siya, in fairness. Ano yun, hindi lang namin na-order yung may, ano, baby back ribs, sorry. Baby back ribs, tsaka may Korean fried chicken, pero sobrang sarap din nun. Yun, ang in-order kasi namin yung may sashimi, yung may salmon, yun. Ang sobrang sarap, paborito ko talaga yun eh. For the price, imagine nyo, may mga ganun. Tapos sobrang galante sila sa side dishes. As in, yun yung nakita kong parang yakiniku fusion something siya na dinagayo talaga ng tao. As in, mula umaga, pag-open, hanggang closing, sobrang daming tao. As in, ang saya-saya dun. Tsaka yung mga staff dun, sobrang jolly. Alam mo yung kahit na ang daming umu-order, ang daming ino-order, tapos may mga customer pa na parang, syempre, sa sobrang tagal ng pila, medyo naiinis na sila, laging happy lang. As in, promise, Mami. Wala silang bad vibes Mami. Doon. Masaya ka kanina? Mami. Happy ka? Yun, nakakapagod nga lang. Pero si Ray naman yung nag-drive, so passenger lang ako kanina. Tapos, ito na nagdatingan na nga yung mga order ko from Lazada. Actually, konti na lang yung hinihintay ko pa. Yung mga galing na lang ng ibang bansa. Pero nagulat ako kasi in-order ko siya 11. Tapos dumating rin siya agad 12, 13. Pati nga yung Sunday may nag-deliver. So, ayan. Ayan, yan, yan siya lahat. Tapos may hindi ako napigilan yung... Hindi ko napigilan yung sarili ko. May binuksan ako kasi parang... Ginagano-gano ko siya. Sabi ko, ano to? Ba't may tumutunog-tunog? Sobrang ganda. Yung ano, yung solar lights. Yan, 100 lights to. And, para siyang haulin. Ano, bebe? 100 lights. This is solar lights. Ilalagay ko sa labas sa may garden. Para effect, sobrang ganda. Yan. Ang ganda niya. Malakas naman siya in fairness. Pero tingnan natin kapag ka nandun siya sa labas, kung uubra siya. And, syempre, nag-charge to kapag ka may araw. So, tingnan natin kung anong gagawin ko para maging mag-work to. Pero, 100 lights to. So, feeling ko mapapaganda naman ito yung garden ko sa labas. Tapos, update ko na lang din kayo guys yun sa mga halaman ko dito sa loob ng bahay. Kasi may mga nagko-comment kung ano ba daw magandang halaman sa loob ng house. So, papakita ko lang sa inyo yung mga nandito sa loob ng bahay. Actually, yung iba naninilaw na kasi nga nakakalimutan ko silang ilabas para diligan, ilabas para paarawan, yun.
Pero yan, papakita ko sa inyo. Yan, tapos ito yung favorite ko na plant na lagi naman nandito sa bahay. 1 week in, 1 week out. Or minsan 2 weeks in, 1 week out. Yan. Yung aglonema yata yan eh. Basta lucky plant yan guys. As in, suswertehin kayo pag may mga ganito kayong plant. Yan. Tapos ito yung favorite ko na peace lily variegated. Alam nyo, pag bibili kayong peace lily, I suggest yung gantong klaseng variegation yung bilhin nyo. Sabi ko nga sa inyo, mas kakaiba to. As in, nakaka-inlove yung variegation nito. Kumpara mo dun sa regular lang na variegated na peace lily. Tsaka mura lang yan guys. As in. Tapos yan, potos. Tapos yung pots ko, sobrang ganda ng mga pots na yan, as in, tapos mura pa. Nabili ko siya sa link ko na lang, nakalimutan ko na yung exact name, basta yan. And then, ito din. Yun nga lang kung mapapansin nyo, yung mga plants na nasa loob ng bahay na wala masyadong sun, mas maliit yung leaves nila and mas mabagal yung growth nila compared dun sa mga plants na nasa labas at masaya sa araw and masaya sa tubig ulan. So, yun. Yan siya. Yan lang yung nasa loob ko na plants. Ito, sobrang tibay nito sa loob. Parang ilang weeks ko na yata itong dinidiligan eh. Pero eh, ang bongga pa rin ni ate mo, girl. Ayan. Potos din. Puro potos. Kulang nilang magsabit ako ng mga potos dito sa ano namin, sa kisame. So, syempre, iniwan ako ni Vin, diba? Pero yun, gusto ko nang buksan siya. Baka, guys, ang gawin ko, buksan ko na ito lahat, tapos saka ako na lang i-haul sa inyo. Ano to? Saka ako na lang i-haul sa inyo pagbukas na siya. Kasi di ba pag mag-haul tapos sabay mo bubuksan, parang antagal. Eh, sobrang dami nito. Ayan, sobrang dami siya. May mga malalaking boxes. Yung iba nga, ayan. Kitang-kita naman na kung anong laman. Pero bumili din ako dito ng mga diaper. Nung mga gatas ni Bien. Ibang mga essentials, mga pangregalo. Although may iba pa na hindi dumarating. Siguro mga 5 pa ata yung hindi dumarating. Yeah, pero madalas, pero karamihan naman doon mga gift ko for Christmas. So, yung mga ipang-gift ko for Christmas, baka kasi mapanood nung pagbibigyan ko, baka hindi ko na siya isama sa haul. Pero, baka by December, gumawa tayo ng another Lazada favorites naman para makita nyo kung anong mga pwedeng gift ideas nyo na mabibili sa Lazada. Yun, tinake advantage ko lang din talaga yung sale kasi sobrang laki ng savings. Pag may sale, tapos ang pinakagusto ko kasi Lazada, ang bilis nilang mag-ship. Yun nga, parang kinabukasan, andito na agad. Wala akong kaproblema sa kanila. Tapos, may promotion din sila na discount kapag yung malaking sale nila. Tapos, may mga rebates. Yun. Yun lang yung nakakatuwa. Ano kaya to? Itong malaki, naiintriga ako kung ano to. Ano ka, girl? Ano kaya to? Galing tundo. Hindi ko na matandaan kung ano to. Kailangan kong tingnan yung mga nasa Facebook ko kung ano. Ay, teka lang ito. Kailangan ko na itong buksan kasi para kay Venice to. Bumili ako nung intelligent induction back protector. So, parang kapag medyo nakakuba kang ganun, mag-a-alarm siya para hindi ka, para mag-i-correct mo yung posture. Actually, kailangan ko nga rin ito eh. Kaya lang doon na lang muna sa bata. Tingnan natin. Mura lang ito eh. Wala pa ata itong 200. Ayan. Tapos, ganyan siya oh. Tapos, ilalagay siya sa likod. Ayan. Tapos, mag-a-alarm siya. Recharge siya. Ayan. Tapos, mag-a-alarm siya kapag hindi maganda yung posture mo. Ayan. Try natin to kay Venice. Tapos, update ko kayo kung okay ba to. Ayan. So, yun lang guys. Hindi ko sure kung mahaba yung vlog na to. Pero kung hindi, baka ituloy ko na lang to bukas. Pero again, thank you sa pagsama sa amin. Alam, sana nag-enjoy din kayo dun sa yakiniku kanina. Kasi sobrang tuwa ako na naisama ko yung mga kids dun. Pero yun nga, safety precaution, pinili ko yung lugar na less yung exposure sa mga tao. As in, yung kami lang yung nandun sa bandang yun. Okay yung ventilation. And Yun, kailangan lang laging mag-alcohol, laging may mask, lalo pagka makikihalubido sa labas. Nakatakot pa rin talagang ilabas yung mga bata kasi syempre hindi mo alam kung anong mangyayari.
Kaya yun, doble ingat pa rin. Pero nakakaawa kasi, 'di ba, ang tagal na nga nilang hindi nakakalabas. So unti-unti gusto ko silang sanayin. Pero baka sa mga susunod na araw, more on outdoor spaces kami. Ang hinihintay ko kasi na i-allow nila yung kids dun sa circle, yung sa mga parks, ayan. So next time dun ko sila dadalhin kasi naglakihan na sila ng todo. Parang nakalimutan na nila kung paano maglaro sa labas, makihalubilo sa ibang tao. Though, syempre, nasa pandemic pa rin tayo, kailangan iwas-iwas pa rin talaga para sa safety ng lahat. Dabi ko na sinabi. Pero yun nga, guys, thank you again for watching and see you na lang sa susunod na vlog. Bye!